Gusto kong mag-vlog. Gusto kong mag-vlog. Gusto kong mag-vlog at walang makakapigil sa akin. Oh. Gusto kong mag-vlog. Vlog. Vlog. Gusto mong mag-vlog? Di mag-vlog ka na wala namang pumipigil sa'yo. Oh. Hello mga katok. Welcome back to my channel. Ganda ka? We, di nga. Kung maganda ka, mag-subscribe ka na. Okay. Kung gusto mo na ma-update sa aking mga bagong videos, click mo lang yung notification bell para ma-notify ka sa aking mga bagong videos. So, bakit nga ba ako nag-vlog? Alam mo yung feeling ng dami-dami mong sasabihin pero walang lumalabas sa'yo? Kasi, alam mo yung dami-dami mong nasa isip pero pag nasa camera ka naman nawawalan, nabablank yung utak mo. Hindi ko kasi gusto nang susulat ako, nakakatamad. Gusto ko yung honest pa lang yung sasabihin ko, yung jug pa lang ako ng bato ng sasabihin. At bakit ako nang vlog? Actually, matagal na akong nagbablog. Matagal na akong nagbablog. I'm posting videos on YouTube. I have a meron akong lumang YouTube channel pero ngayon hindi ko na siya mabuksan kasi nga dahil gamit ko pa noon si Yahoo Mail and hindi na makakonnect yung Yahoo Mail ko ngayon. It's too late na para i-retrieve yung YouTube channel ko dati pa using Yahoo kasi nga nung umuwi ako sa province namin nung hindi na wala ang internet doon, so hindi ko na siya nagagamit, so na-deactivate. I don't know kasi nasa-search ko pa siya ngayon but hindi ko siya ma-access, hindi ako makapasok. Tinatry ko to retrieve it pero hindi ko talaga ma-retrieve, so gusto niya, nagpupusil ako dati ng mga videos ko doon since I was in college, kung ano-ano mga kalokohan, kagaguhan pinaggagawa ako, so pinupost ko doon sa YouTube channel ko dati. And then kung nung nakabalik nung 2014 gumawa ulit ako ng YouTube channel pero hindi naman ako nag-upload ng videos. And nung nag-abroad na ako, pumunta ako dito sa Saudi, gusto ko ulit mag-post ng mga videos pero nag-aalangan ako, nag-hesitate ako kasi ang dami-dami mga nakikita ng mga YouTuber, ang dami naman nakikita ng mga YouTuber, ang gaganda ng videos, ang ganda ng mga gamit nilang mga pangkuha ng camera, so nakakahiya kasi nga wala akong mga gamit, wala akong gagamitin for my vlog. And I decided to buy a camera. Bumili ako ng Nikon D5200 para lang mag-vlog. And 2016 yun. 2016, hindi din ako nag-vlog. Tinamad din ako kasi feeling ko kulang pa rin yung gamit ko. So, sabi ko, wag muna, hindi mga siguro ngayon yung tamang time para mag-vlog kasi nga kulang pa yung mga gamit ko. And hanggang sa tinamad na ako kasi feeling ko hindi ko ma-afford yung mga gamit na kailangan sa vlog. And yun nga, ngayong this year lang, tapos naisipan ko, why not? Marami naman nga nag-vlog gamit lang yung cellphone nila. So yun, nag-vlog na nga ako ngayon gamit na ngayon yung cellphone ko. Nag-vlog ako, yung mga lahat po ng mga post ng videos ko is gamit ko lang yung cellphone ko. Hindi mo naman talaga kailangan ng mamahaling gamit. Marunong ka naman mag-edit ng video or kahit raw videos lang kasi marami naman nagpo-post ng mga videos dyan ng mga raws lang. Hindi na nila kailangan ng mga editing apps para mag-click. Yung iba nga, mga counting clips ng mga videos, mga raw vlog lang is ang daming views, ang dami na nilang subscribers, mas marami silang subscribers kaysa sa mga super edited na vlogs. Hindi mo talaga kailangan kang mamahaling mga gamit. Eventually, darating ka rin naman dyan. Kung talagang passion mo talaga yung vlogging, is gagawa ng paraan para makabili ng mga para mapaganda lalo yung vlog mo. So, as a starter, okay lang na cellphone ka lang muna. Like me, cellphone lang ang gamit. And nag-vlog din ako kasi
working here in Saudi Arabia, working abroad, napakahirap malayo sa pamilya. So, para ma-overcome yung mga malayo ka sa pamilya, gagawa ka ng paraan para ma-entertain yung sarili mo. Ngayon, pag after work ko or pag may time ako, gagawa ako ng vlog para medyo yung utak ko mabalin sa iba. Para nakikita rin nila sa Pinas na masaya ako dito, hindi ako malungkot. Para hindi sila mag-alala sa akin na sabihin na ay malungkot yung buhay niya doon. Mag-isa lang, ganyan. Pero yun, true vlog, napapakita ko na nag-enjoy naman ako dito kahit papaano. Gagawa ka ng paraan para mag-enjoy. Sabi ng iba, go outside the box para makilala mo yung sarili mo. Pero ako, I go inside this box here para makilala ko sarili ko. Kasi nga, sa totoo lang, till now, hindi ko masasabi na kilala ko yung sarili ko. Hindi ko pa rin ata kilala sarili ko. Siguro yung ibang tao, iba yung impression nila sa akin. Kasi hindi pa nga nila talaga ako kilala. At pati nga sarili ko, hindi ko makilala masyado. And all I know is, moody lang talaga ako. Mostly, gusto ko maging alone. Lunar talaga at ako na tao. Gusto ko magpag-isa. Gusto ko lang dito lang ako sa kwarto. Or lalabas ako. Gusto ko parang mas komportable ako. Mag-isa lang ako. Kasi I can do whatever I want kapag mag-isa lang ako. You know what I mean. Pero masaya naman lumabas din. Makasama sa ibang tao na super ka-close mo. Nagbablog din ako to reach out to the people. And kung may mga taong makarelate din sa akin, nag-YouTube ako para gusto kong i-explore yung sarili ko. And also, dati rin talaga nag-hesitate din talaga ako mag-vlog kasi I hate my voice, this voice, I hate it. Hindi ko talaga gusto naririnig yung boses ko sa mga videos and sa recordings kasi feeling ko ang awkward ng boses ko. It's so small, like girly, hindi ko talaga gusto yung boses. So ngayon, may nang start akong mag-vlog, I'm starting to immune na ako, kumbaga na nagsisink na sa akin na okay lang maging ikaw. Kasi diba, you have to accept yourself in who you are and what you are. Kasi kung hindi mo ma-accept ang sarili mo, sino ma-accept sa'yo? Diba? And huwag mo isipin yung iisipin ng iba sa'yo, yung nanonood sa'yo. Isipin mo lang yung sarili mo. Kung kasi ginagawa mo tong vlog na to para sa sarili mo at para ma-enjoy yung sarili mo, maisipin yung sasabihin ng ibang tao na magbabas sa'yo or sasabihin na, ay, bakit ng videos na ginagawa mo or chuchu. For as long as masaya ka naman and you're trying your best para mag-improve. Para improve yung sarili mo, yung skills mo, making videos and touching other people's lives. So, yun lang. Never mind the bastard. Don't mind those people minding your business because it's none of your business. Okay? Sabi nga ni Selena Gomez. Kill them with kindness na lang and with love. Magmahalan lang tayo, guys. No fighting. So, balik tayo sa pagbablogging. So, ngayon nga, gamit ko pag nagbablog ako is bumili lang ako ng ganito. Hindi siya yung gorilla something may tao binibili. Mga iba gamit lang gorilla chuchu. So, ito lang yung gamit ko sa vlogging ko. Tsaka cellphone. Ganyan. Vlog lang ako ng... Ouch! Nahulog! Oh my god! Hello mga katok! Welcome back to my channel! Oka! So yun. So nga, ganito nga yung mga katok. Vlog lang ang ganito pag lumalabas ako minsan. Usually kasi dito sa Saudi nakakatakot din minsan lumabas na nagbablog kasi baka masita ka ng pulis, baka makulong ka pa sa kakablog. So, limitado lang talaga yung pagbablog dito and kaya minsan sa bahay-bahay lang ako nagbablog kasi takot ako magblog sa labas. So, ganito lang yung setup ko guys. Ito lang ang kailangan ko for vlogging. Kaya kayo, kung gusto niyo rin maging vlogger,
vlogger like me. And mga pala, thank you sa subscriber ko ng 160 plus subscriber, I think. Maraming salamat po, and sana po mas keep going, and I'll keep on posting videos kasi nga ito yung gusto ko, passion ko to. I'm enjoying making videos, posting videos, and I hope you like it too sa mga nanonood dyan. Sana napapasaya ko kayo or nakaka-relate kayo sa akin, sa buhay, sa mga pinopost ko. And yun, so nga, ito nga lang yung gamit ko vlogging pag lumalabas. So, as long as may cellphone kayo at meron kayong YouTube channel, go na guys. You can do this. Huwag na kayong mag-hesitate. Huwag na niyong isipin na, ay, wala akong camera or magandang camera or microphone or kahit ano pa man isipin mo dyan. Huwag muna yun guys. As long as meron kayong cellphone na panggamit mag-vlog, start your vlog there, and eventually pupunta ka rin kung saan yung ini-aim mo. Good luck sa mga bagong vlogger dyan like me. And sana tuloy-tuloy na natin to, kasi kung nagbablog ka la para sa sarili mo, kasi kung nagbablog ka para sa sarili mo at para magpasaya ng ibang tao, you will not get tired of it. And kung dumating man yung araw na kumita ka na sa YouTube, well, alhamdulillah, kasi ginagawa mo yung masaya, kasi ginagawa mo, mahal mo yung ginagawa mo, at the same time kikita ka pa. Diba bonus na yung mga kato? Pagbaguhan ka pa lang sa YouTube or nagbablog, huwag mong isipin yung paano ako kikita dito, paano, hintay mo lang na dumating ka doon, kasi tuloy-tuloy mo lang naman yan. Pansin ka, mapapansin ka rin ng mga tao, and you'll get there then. So, sa ngayon, enjoy mo lang yung pagbablog, post na lang videos. So, yun lang mga katok. Dito na nagtatapos ang aking vlog, kasi kumahaba na to at nabuboard ka na dyan sa kakapanood sa akin. And kung bago ka lang sa akin channel, sana po huwag nung kalimutan na mag-subscribe. At kung gusto niya rin ma-update sa akin mga bagong videos, kung gusto niya lang din, is i-click niya rin yung notification bell para ma-notify kayo sa aking mga susunod na video. And susubukan ko rin mag-vlog ng kung paano ako mag-edit ng videos or something, chuchu, basta yun. Watch out for my other vlogs, and thank you for watching, and love you all guys. Thank you sa mga nagsusubscribe, and magsusubscribe pa lang. Thank you so much, and God bless us all. Bye!